Bro, the most important thing is that please don't worry about that. Dili na nakabakaloon sa mga indicate zone, kundi yun na ito, may disciple, what is going on out there in heaven? The most important thing is that makita na ito, Ixon, o sa nga kita, tuwang tanan dito, Ixon. Amen, Ixon? Amen, Tuta. Abibiyan ninyo, Ixon, nagwali pa yako. Ang akong bote, pa-emphasize ninyo, Ixon, ang Ten Commandments. Dili ko gusto, Ixon, mo go away with the Ten Commandments because that is my emphasis this morning, Ixon. Kung ako ning evaluate ito, Ixon, o kung sa mga nila ay kapililhon kina Ixon, ako tiwason, that's not commit adultery. Thou shall not steal, and thou shall not bear false witness against thy neighbors. Nabay mga panahon ni Ixon na makapamakak tayo, Ixon, aron sa pagdepensa sa atong isigkatao, o pagdood sa atong isigkatao. Thou shall not beat thy neighbor's house, thou shall not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is in thy neighbor's. That's there. What do you think? Is that important to us? What do you think God wrote this personally in his own finger? What's in your own exhort? Kaya nagtuo si Ginoong Hesukristo, nagtuo ang amahan ni Ison, nga with this stand that was divided into two. First, kung sa ganito Ison, ipasa sa ito ang... First, kung sa ganito, the greatest commandment, matutpa, divided into two, the ten commandments divided into two. First, kung sa ganito, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first great commandment. One to where? One to four? And the second, thou shalt love thy neighbor as thyself. But remember, on this two hang all the wealth. Hang all the law and the prophets. Ayaw di buka itong pabalingan ni Son. Duha na lang kayo ang atong atuan i-focus. Out of ten, make it to two. Love to God and love to what? Love to man. This is how we started. Saan yan ang kapanahon ni Son? Nakikubat. 5 minutes. Nakikubat ni Son ang mga Israelites, ang mga Philistine Hanon during the time of Eli. During the time of Eli. Si Samuel niya na panahon na Ixon, bata pa kayo, siya ang gisultian sa Ginoo. Samuel, look at Eli. On that night, katulog itawag Ixon. Nakibalo ba mo sa sugilano rin sa mo? Kinsa may mo isa sa inyong kamot na nakapasa pa mo niya na? Kining sugilano. Namatay po itong kinanggi asawa. Satu pa, pito ka masoon, isa ka asawa. Ah, okay po, na senaryo. Dawin na ron, master king sa may asawa. Pari ay, tikas-tikas ito, ang sara, mag-magic ka diyan, parihok na o nga ito, mga isara man dito, ang ito, lima ko sila. Si tawag nga ng pito na kabuo kaluha, okay man na pito ka kaluha, pito na kabuo kitson, tingon ang ginawa pastilan, luoy at hindi niyo wakil ka pabasa. Remember, there is no what. Walay kaminyon dito Ixon. Ay, kapunan na. Ang banat asawa, ako biyang i-interpret po sa akong pagkalingon Ixon. Walay kaminyon alam niya itong babae na pito kabok at niyang hemo bana. Pero katong asawa may sarap po niya kung iyang bana, ay ulit po siguro po sa kinoon. Di ba, brother? Nangalungas mong loob. Muniyak, masyon naman tayo. Dito sa langit man, ang hila-anghil na natin yung duha. Asawa ka ba yung ka? Ang hila. Kung anghil mong galing ito. Pero the most important thing is that, please don't worry about that. Dili na nakabaka loon sa mga galing dito Ixon. Kung di yun na ito, may disciple, what is going on out there in heaven? The most important thing is that, makita na ito Ixon. Unsa? Nga kita tuwang tanan dito Ixon. Amen Ixon? Amen to that. Abibiyan ninyo, Ixon, nagwalay pa yako. Ang akong bote, pa-emphasize ninyo, Ixon, ang Ten Commandments. Dili ko gusto, Ixon, mo go away with the Ten Commandments because that is my emphasis
this morning, Isol. O ako na i-evaluate ni Isol, o unsa man gid ay kapilulhon kini Isol. Ako tiwason, does not commit adultery. Thou shalt not steal, and thou shalt not bear false witness against thy neighbors. Nabay mga panahon ni Isol nga makapamakak tayo Isol, aron sa pagdepensa sa atong isigkatao, o pagduod sa atong isigkatao. Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is in thy neighbor's. That's there. What do you think? Is that important to us? What do you think God wrote this personally in his own finger? What's in your own exhort? Kaya nagduro si Ginoong Hesukristo na duro ang amahan isoon nga with this stand that was divided into two. First, kung sa ganito isoon, gipasa sa ito ang first, kung sa ganito the greatest commandment, matod pa, divided into two, the ten commandments divided into two. First, kung sa ganito, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first great commandment. One to where? One to four? And the second, thou shalt love thy neighbor as thyself. But remember, on this two hang all the one. Hang all the law and the prophets. Ayaw dibuga itong kabalingan next one. Duha na lang kayo ang atong atuang i-focus. Out of ten, make it to two. Love to God and love to one. Love to man. This is how we started. Saan niya na ito panahon next one? Nakikuba. 5 minutes. Nakikuba next one ang mga Israelites sa mga Philistine Hanon during the time of Eli. During the time of Eli. Si Samuel niya ng panahon na ito, bata pa tayo, siya ang gisultian sa Ginoo. Samuel, look at Eli. On that night, katulog itawag ito. Nakibalo ba mo sa sugilano rin sa isa may mo isa sa inyong kamot ng kapasa pa mo niya na? Kini sugilano ni Samuel ito? Please, be serious. Kahit hindi naman kayo, I will not go to the detail of it. Have you read this, the Samuel? Yes. Ang tanong naman kayo, nahinumduman ba ninyo? Nga third time, gitawag si Samuel, o niya ang mensahe gikan sa Ginoo, nag-iskod kung sa ganito? Kung sa ganito mensahe na gihatag kang Samuel at Zon, gikan sa Ginoo? About Eli's what? About Eli's burn offering. Pag-ihaw dito sa baka, pag-ihaw sa kanding Ison, sa dilip paluto Ison, iluko na. Kay ilahan na ito. Ay kami na lang iluto, anak kami na lang. Gipang-ilo na Ison kay sila ang mukao niya itong kami. And a lot of things, Ison. Including the whole Israelites, Ison. Na ay mga Israelino during the time, Ison, they don't care about the Ten Commandments anymore. They worship idols and everything they go against the Ten Commandments. Hingon ang Ginoo, panisan ako na sila. Time welcome. Hoy, pagkabuntag Ikson, ipangutana ni Eli, ipangutana ni Samuel. Anong buntag Ikson si Samuel ng sipat-sipat? Dili, pagkikatupang ni Eli, kaya nahadlog si Samuel, musultis kamatura, ni Anang Gabiuna kung unsay, isultis sa Ginoo ng ato kaniya. Hinsipat siya Ikson, sayo siya ng pakabulabo siguro o tubig. Pero kay balo si Samuel na naimsaya ang Ginoo? No, kay balo si Eli, rather, ang diguwang sa iglesia na naimsaya ang Ginoo? Niya ito ka Samuel. Kikros-kuros ko niya, o isdong-dong, alay-alay-alay. Alay ba? Ikaw, pasibat-sibat ka, unsay mensahe sa Ginoo kagabi? Alam, kanin. Nagkurok si Samuel ay doon, o isulti ni Samuel ang tanang. May tungod sa sulti sa Ginoo nga. Silutan ang iyang mga kabataan, lakip na ang mga Israelites at Sur na wala na magpason sa usa. Sa walay lain at Sur, sa napuno kasoko. That is how important the Ten Commandments is